Magandang umaga po. Dito tayo sa Gimba General Hospital. At tiningnan po natin yung mga pasyente na nung nakaraang buwan, binisita natin sa kanilang mga bahay. No? So, sa akin po, tiningnan ko si Catherine. Kung naaalala niyo po siya, siya po yung nakatira sa medyo liblib na lugar kasama yung nanay niya. At hindi po ganun kaganda talaga yung condition sa bahay. Walang maayos na tubig, madilim. At si Catherine mismo, nung nakita natin siya nung nakaraang buwan, hindi siya nagsasalita, hindi makagalaw, hindi makabaw, na walang tulong sa nanay, no? At ayun po, mula noon nabigyan po siya ng gamot. So mga more than 1 month na po siya tuloy-tuloy na umiinom ng antipsychotics or risperidone. At yung nakita po natin ay talagang nakatulong ito sa kanya. Ngayon, ayun nga po, kita natin, nakapunta na siya dito sa ospital. Hindi na niya kailangan ng tulong ng nanay niya na maglakad. Kasi nung binisita po natin siya noon, kahit pagbangon, hindi niya yun magawa. At kahit po yung sa physical na kinakatayuan, may laman-laman na si Catherine. So nakakakain na siya. Sabi po ng nanay niya, siya na mismo yung nagsasandok ng pagkain nila. So mula po noon, 'di ba, hindi siya makagalaw, hindi siya lumalabas ng bahay, kahit nga po ng kwarto hindi. So ngayon siya na po yung nagwawalis daw sa bahay. Naghahanap siya ng tubig. So nagkukusa siya maghanap ng tubig para maligo. Yun po, siya yung nagsasandok ng pagkain nila at unti-unti pong nakakausap na rin siya. So kinakausap niya yung nanay niya pag sila lang sa bahay, pero syempre po dito medyo mahihiyain. So hindi po masyado, pero ayun, nakita ko siyang tumatawa. So maganda po yung maganda po talaga yung progress na nakita natin at sana tuloy-tuloy. Ayun po, so tuloy-tuloy lang nagamutan kay Catherine, and syempre po yung suporta talaga ng nanay niya na hindi naman po siya pinapabayaan. Ayun po. Meron rin po akong isa pang kinita naman na bago nating pasyente. Ang pangalan naman niya ay si Bernadette. So si Bernadette po ay 21 years old. Galing po siya sa, actually 2 taon siyang nasa Mariveles. So lumabas siya April 2020 lang. 2022 na April. At tuloy-tuloy pa rin naman po nagpapacheck up siya kada 3 buwan. Kaso ang problema po ay hindi pa masyadong magaling. So kailangan pa rin talaga ng tuluyang gamutan. Ang condition po ni Bernadette ay tinatawag nating schizoaffective, no? So ito po yung nagpapakita siya sa sintomas na nagwawala. So andito po sa ospital kanina, sumisigaw siya, gusto niya palagi na susunod yung gusto niya, at ayun po, medyo parang bata, no? So ganun po yung sintomas ni Bernadette. Ang maganda naman po doon ay nadadaan pa rin talaga sa gamot. Although kailangan ng mas matagalang gamutan. Kaya naman po patuloy silang bumabalik sa Mariveles, at actually babalik pa sila next week. Yun yung second, yung sunod niyang check-up. And nakahanap po ng paraan ang radyo natin Gimba na matulungan sila sa pamasahe. Kasi yun po yung talagang kailangan dito, no? So either hirap sa pambilan ng gamot o hirap sa pamasahe. Kasi yun po, mahirap pumunta sa Mariveles galing dito. So yun naman po yung maganda, at umaasa tayo na sana tuloy-tuloy po yung maging gamutan kay Bernadette. Ang maganda rin po doon pala kay Bernadette ay meron siyang nanay at mga kapatid ng nanay niya na talagang todo suporta sa kanya at hindi siya pinapabayaan. So maganda po to sa mental health ng kahit kaninong tao naman. So ayun po, next.